2 Corinthians 5. Very good. Don't you say bye-bye na? Bye-bye. Bye-bye mga Kabonders. Bye-bye. Mga? Mga Kabonders. God bless all. Happy next day. Wa'ani. Wa'ani. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Hello po mga Kabonder. So, nabasa niyo na po yung Bible verse po na pagbubulay-bulayan po natin ngayon. At paalala lang po dahil po sa yung ilang explanation ko po about dito is nakuha ko po kay Pastor Ed Lapis. Ito pong i-share ko po sa inyo is isa po ito sa mga daily devotions ko po dati pa po na nais ko pong i-share sa inyo. So, ayon po kay Pastor Ed Lapis, kung ang laman lang daw po ng utak natin or ng isipan po natin is ang magpa-impress po sa tao or kung paano po makuha yung approval po nila, then we cannot serve God daw po. Bakit po? Dahil po dapat po sa bawat gagawin po natin, dapat ang una po natin iniisip is kung ma-please po natin si God. Hindi po yung una po natin iniisip is kung ma-please po ba natin yung tao na ito. Dapat po si God po. Dahil po, di ba, ang mahalaga po, pinakamahalaga po sa lahat, sa bawat gagawin po natin, dapat ang una po nating na-please po ay si God po. But do you know that when you really serve God, is you also please people whose pleasure is God's pleasure? So, hindi po natin kailangan na i-please yung mga tao na naglalayo naman po sa atin sa Diyos. If people disapprove of you because God approves of you, hindi po kailangan na i-displease po natin si God para lamang po ma-please sila. Dahil mali-mali na po yun. Dahil nga po dapat, ang first goal po natin dito po sa mundong ibabaw na ito is ma-please po si God. Kaya kailangan po, balance po lahat ng mga ginagawa po natin. Ang mahalaga po, kahit po na hindi po ma-please yung iba sa mga ginagawa natin, kung ito naman po ay tama sa paningin ng Diyos at natutuwa niya po ito, wala pong magiging problema sa mga ginagawa po natin. And mawawalan lang po ng saysay o ng halaga yung mga ginagawa po natin kung hindi po natin na-please si God sa mga ginagawa po natin na iyon. Mga Kabonders, lagi lamang po nating tatandaan na sa bawat mga gagawin po natin, dapat ang lagi po natin iisipin ay kung ma-please po natin si God. Okay lang po kung ever na sa mga ginagawa po natin is may mga times po na hindi po na-please yung ibang tao sa ginagawa po natin, but na-please naman po si God. Bali, worth it pa rin po lahat ng mga ginagawa po natin. So, dahil po, nagkakaroon lang naman po ng halaga yung mga ginagawa po natin kung na-please po natin si God. So, mga Kabonders, bali, gusto ko lang din pong i-share yung isang verse na ito na matatagpuan po sa 2 Corinthians 5:9 po. Sabi po, so we make it our goal to please Him. So, lagi po nating tatandaan na habang nabubuhay po tayo dito sa mundong ibabaw, dapat yung una po nating maging goal po is to please God po. So, maraming salamat mga Kabonders. Sa next po uli. God bless all po!